Nakapag-harvest na naman, mga kapiswis. Kasi gagawa ako ng lumpiang Shanghai para bukas. Ito, isa salad ko na lang. Kainin namin. Ang palaya. Kimchi. Ang dami ko pang kimchi, oh, sayang. Naabutan na siya ng lamig. Itinatabi ko yung mga ano, buto para pangtanim next year. Saring gulay galing sa garden ng kapilswis, simula sa bawang, sibuyas, kamatis, then carrots, pipino, kimchi, then ampalaya. Lulutuin ko. Luto na ang ampalaya, mga kapilswis.
binilan ako ng ano, tuna. Tuna meat hapon ng ni Papi. 1170, so almost 600 or let's say ano na lang, 600 pesos mga kapisos. For how many grams ito? Ilang grams yun? 236 grams. And mahal talaga ang tuna dito, saka ang mga isda. Pero tuna ang isa sa pinakamahal. Ayan, mga kapilswis. Sa isang manipis na tuna. Ay, nakakamiss tuloy. Umuwi ng ano? Puerto Princesa, Palawan. Magsasawa ka doon sa tuna. Sa, at iba't ibang klase ng mga ano, seafoods. Kailan kaya ako makaka-uwi? Miss na miss ko na ang mga pagkain. Ah, mga kapilswis, lutuan ko si Camille na ng maliit na slice. Naalala ko yung bata pa ako. Ano, si Daddy, yung father ko. Lagi yan siyang bumibili ng tuna. Noon kasi mura pa yung ano eh, yung mga isda. Ngayon medyo mahal na rin. Halos, almost, ano na. Kapares na rin siya ng price ng karne. Tapos noon, yan, pagka, tapos niluluto ni mother, ni nanay, prito, o ng mga ate ko, prito, tapos partner ng ketchup. Sarap na sarap kami ng kuya ko, yung sinundan ko. Pagito ang ulam namin. Piniritong tuna. Yan. Hindi pa kasi kami mahilig sa gulay noon, nung maliit, mga bata pa kami. Depende lang sa gulay yung kinakain. Ayan, tapos yan. Tapos pa, ano, basta laging isda yung ulam namin noon, na may gulay, sinigang, mga ano, basta iba-iba, basta isda ang halo. Tapos siguro, ano, makakain lang kami ng karne, ano, once a week, ganun. O minsan wala pa nga. Ewan ko pa pag, ano, may karne, parang special mga araw. Special na, saka, ano, yung, kumbaga, nakakalawag-lawag kami pa ganun. Or, ano, kakatay kami ng manok. At parang makakain ng karne. Pero ang saya ng, ano, ng buhay noon, kahit, ano, napakasimple. Napakasimple ng buhay namin. Tapos noon, maganda pa kasi noon eh. Ay mga kapilis, magpukwento na lang ako, eh, hindi ko na iyan yung mukha ko. Masaya noon, tapos may ilog pa noon sa amin, malinis pa yung ilog. Ngayon, madumi na. Siyempre, marami na rin tao sa baryo namin, saka yung baryo namin ngayon, ano na yun, kumbaga, parang hindi na nga baryo, kasi yung dami ng tao, hindi mo na kilala. Dati parang kayo-kayo lang magkakakilala, nakatira sa baryo namin. Ang dami na lang hindi kilala ang mga tao. Kaya mabalik ako. Naliligo kami every weekend. Kasi mga ate ko maglalabas sila sa ilog ng mga damit namin. Malinis pa kasi yung ilog mo. Tapos yun, ano, na habang naglalabas sila, kami naman naliligo ng kuya ko yung sinundan ko. Naliligo kami sa ilog. Tapos doon na lang kami ng mga halian. May baon kami pagkain. Ngayon, ganun lang kasimple yung buhay. Kaya, hanggang sa, ayun, siyempre, bumipas ang panahon, nagbabago, nangungulad ang lugar. Kaya, yun, hindi ko alam, tapos biglang andun marumi na yung ilog. Matuyuan na, ganun. Sayang, ang daming mga magagandang memory. Tapos naalala ko, naglalaro kami sa mga ano, palayan. Sumatalon-talon kami sa mga dayami. Diba po ano yung mga ginagawa ng mga batang 90s noon, yung ganun. Masaya. Wala pa kasi mga ano, may gadget. Tapos makatanood lang kami ng ano, ng cartoon sa hapon. Yan, masaya na kami. Ang ano, ang sarap lang alalahanin yung mga dati ba? Yung buhay dati na hindi mo alintana, yung hirap. Siguro dahil bata pa kami, hindi namin alintana. Pero parang masaya, masaya ba? Yung parang kahit yan yung buhay na nakakaraos kami sa araw-araw. Tapos yung hindi mo kailangan bilhin lahat.
dati pwede na pang manginom ng talbos ng kamote o ng malagbate ngayon. Lahat bibili mo na. Tapos naalala ko nun, yung mga tao yung naghahatiran pa ng ulam, yung kapusta namin, naghahatid ng ulam sa amin, tapos kami naghahatid ng ulam sa kanila. May daming tao. Ngayon, hindi na masyado. Kami na lang mga magkakapatid sa compound namin. Ganun. Pero ngayon, hindi ko alam kung kaya ginagawa pagbuwa ng iba yun. Ganun ano, tradition. Pagkahapon, mga bata, pagkatapos ng ano, ng pasok sa school. Pagkahapon yun, mga bata, naglalaro sa kalsada kami. O may, doon kami naglalaro sa ano, sa playground ng school, mga bata. Ngayon, mga bata na sa, ano, loob ng bahay. Kaya sa cellphone, gadget. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kaya dito, ano, yung mga bata, ano, in-enroll talaga ng mga magulang, saka maraming mga, ano, mga organization, kahit ministry sa school, mga activities, mga extra activities maliban sa libreng, ano, activities nila sa school. Meron pang extra na in-enroll mo yung bata. Alimbawa, swimming, sa sports, mag-taekwondo, mag-gymnastic, kung ano, pwede mong enroll sa mga bata. Sa mga baby, ganun din yung magkikita-kita yung mga baby, kasama yung mga magulang, ganun. Para may socialization ang mga tao.